Hi, ako po pala si Rolly Subisito. Ako po ay 49 years old. Natatakbo ako December 5, 2014. Si Sir Rolly po ay naging pasyente ko noong 2014 pa. Noong una ko po siyang makita, ay napakataas na po talaga ng kanyang blood pressure kahit na siya ay 39 years old pa lang po at that time. At sinabihan ko na po talaga siya na kailangan po talagang kaagad na maipababa yung kanyang blood pressure dahil kung hindi, ay baka mauwi po ito sa stroke, sa heart attack, at saka sa kidney failure. After lang po ng mga 2 months na nagpatingin po siya sa akin, ay inatake po siya sa puso. Nakatatakbo. Hindi na po ako sa Divine Hospital at umastos po ako ng 25,000 pero sinabi ng Divine Hospital na wala kasi ng kumpletong gamit kaya napilitan po ako ipakbo ng ambulansya papuntang heart center. At doon nga po sa heart center, gusto ko yung angiogram, angioplasty, at yung last doon ako lang 60,000 sa angiogram at 80,000 sa angioplasty. Ngayon, sinabi ako si Mrs. na nurse na ako doon at sabi nabiyan naman kami mga nurse at doctor na kailangan naman kami manong waiver so pinayagan naman kami. So ngayon, nag-decide po kami na nalimabas sa heart center para doon na lang po mapating kay Dr. Chanita ni Glenn. So dinala po siya sa isang local hospital doon po sa Manova Leches. Kaso lang ay kulang po sa mga kagamitan. No, ang ospital na yon kaya po siya ay nirefer naman sa heart center. Doon nandoon na po siya sa heart center ay sinabihan po siya na kailangan po niya ng angiogram at saka angioplasty na hindi naman po nila kaya yung gastusin talaga. Kaya nag-decide po sila na umalis na lang po sa ospital against medical advice at magpatingin na lang po sa akin. So paano ko ba ginamot si Sir Rolly? Kailangan po nating alamin kung ano po talaga yung dahilan kung bakit po siya nagkaroon ng heart attack. At yun na nga, ang sanhi po ng kanyang heart attack dahil meron po siya tinatawag na uncontrolled blood pressure. Bakit ba tayo naha-heart attack pag mataas po yung ating blood pressure? Ang nangyayari po kasi, masistretch po yung mga daan. Parang ano lang yan, no? Pag ang lakas po ng buhos ng ulan, di po ba nasisira yung mga daan? Di ba gumagawa po yung tubig ng sarili po niyang daanan? Ganon din po yung nangyayari sa ating ugat. Pag masyadong mataas yung pressure po, ay nagkakaroon po ng mga sugat-sugat yung ating po mga ugat. Pag nag-heal po yung mga sugat na yan, ay pwede po yung kumunat. Dahil nga, di ba, nagkakaroon po ng scars. Kaya yung mga areas po na meron po mga sugat, ay nagkakaroon po ng mga deposits. Na mga calcium deposits usually po, o kaya ng mga fat deposits. At yung mga ito ang dahilan kung bakit naman po kukunat yung ating mga ugat. Kunyari, tumataas po yung blood pressure po natin. Normally po, pag dumaan po yung dugo, ay pwede po mag-relax, no? O kaya mag-expand yung ating pong ugat na yan. Nang sa ganun ay hindi po yan masira. Pero pag tayo po ay meron tinatawag na atherosclerosis, yung kumukunat na po yung ating mga ugat at naninigas na po dahil nga sa mga calcium deposits, dahil po sa mga deposits ng mga fat na yan, ay hindi na po ito magre-relax. Kaya ang mangyayari po ay pwede po ito maputok o kaya po ay mabarahan. At magiging sanhi po yan na mawala ng blood supply yung ating pong puso. At pag nawala ng blood supply yung ating pong puso, ay syempre, mamamatay po yung mga heart muscles. At pag namatay po yung heart muscles na yan, ay titigil na po yung pagtibok po ng ating puso. At yan po yung sanhi ng atake sa puso. At 3 times rin po pala ako nagpapa IMI kay doktora. At yun nga po, kinakain ko lang po sa ating doktora, kamote, sabi niya saba, at mabagal po mga hulong na ginisa. Ano lang po, alam mo lang sa lulia at napainip ko na ako ng mga malunggay at yun nga po nakamabilis yung COVID dito. After 1 month, sige pa rin po, tuloy-tuloy pa rin na ayaw ko at tuloy-tuloy pa rin po ang mga pinakasim sa akin ng mga essential seeds at essential weed na mga langis pinapahit sa mukha ko at simula nun until now nakakatuloy-tuloy pa rin na baho ko ngayon mo. So tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ko ng essential weed at saka essential seeds. Binigyan ko po si Sir Rolly ng mga pagkain na mataas po sa magnesium. So yung mga supplements niya ay mataas din po sa magnesium, pati po yung mga injectable nutrients ay mataas din po sa magnesium. So bakit po magnesium? Kasi po, itong magnesium na mineral na ito, kailangan po to sa mga 350 na reaction po sa loob po ng ating katawan. At yung pangunahin po na ginagawa nitong magnesium na to ay gumagawa po ito ng enerhiya o yung tinatawag na ATP na ginagamit naman po sa iba't ibang mga organ sa loob po ng ating katawan kasama na po yung ating po puso. Binigay ko po kay Sir Rolly ay balance na 74 ionic trace minerals na mabilis maabsorb sa ating katawan at mapakinabangan po ng ating katawan. At binigyan ko din po siya ng injectable nutrients na mataas din po sa magnesium. Nang sa ganun po, yung mga plaque ay kakalkalin po ni magnesium at tanggalin po yan sa mga ugat para po lumambot po yung ugat at gumanda po yung daloy ng dugo papunta po sa puso.
Dahil pag nanumbalik na po ang magagandang blood flow papunta po sa puso, syempre po, titibok na din po ng maayos yung puso. At yung mga pagkain din po na pinapakain ko kay Sir Rolly ay syempre matataas din po sa magnesium, katulad na lang halimbawa ng green leafy vegetables. Katulad ni malunggay, talbos ng kamote, spinach at iba pa. Syempre yung mga seeds tulad ng chia seeds, sesame seeds, sunflower seeds. Nandyan po yung iba't ibang klaseng beans at pinapakain ko din po siya ng kalabasa, okra, mais, patatas at iba pang mga root crops. Syempre, avocado, mga grains katulad ng quinoa, whole wheat, iba't ibang klaseng nuts, seaweeds at unsweetened yogurt. At yung mga supplements na ibinigay ko po sa kanya ay essential C at essential greens. Dahil meron po itong mga halaman na mataas din po sa magnesium at iba't ibang klaseng sustansya para mas mabilis makarecover ang atin pong katawan. Kaya po, sa loob lang po ng halos 2 buwan, ay nakabalik na po sa kanya pong trabaho si Sir Rolly. Hindi ba sa kanya, baka nawala na ako sa mundo. Kaya, Cora, maraming salamat.